they have to stick to their specific functions as guards. Huwag silang mag-deviate doon sa kanilang trabaho. Manatiling profesional. Ito ang nilalaman ng inilabas na Memorandum Advisory ng Philippine National Police Supervisory Office for Security and Investigation Agency o PNP SOSIA para ipaalala sa mga security agency at security guards ang kani-kanilang trabaho at responsibilidad. Busod ito ng obserbasyon na may ilang mga gwardiya ang nagiging parking attendants, utility workers at service crew. Ayon kay SOSIA Director, Police Brigadier General Gregory Bognalbal, dapat nakatutok lamang ang mga ito sa kanilang trabaho na magbantay. So doon sa kundok-kandak nila, pinagbabawal yung magtrabaho sila maliban doon sa kanilang specific function. Basic ang function nila is to patrol the specific areas, to report all unusual incidents and events, control the entry and exits of ng mga bisita nila. Lubhatin ani ang delikado kung aalis ang mga ito sa kani-kanilang binabantayang pwesto. Yung mga guards kasi doon sa kani-kanilang areas, may designated areas yan. So that they will be the one to control hindi lang maliban sa traffic but also other potential na mga krimen na pwedeng mangyari. Sinabi pa ni General Bognalbal, bawal ding pagsuotin ng costume ang mga gwardiya dahil posibleng gayahin ito ng mga kriminal. Very clear yan sa guidelines that they must be in proper uniform. Pag sinabing proper uniform, yan po yung standard uniform ng isang gwardiya. Nothing more, nothing less. Sa ilalim ng private security agency law, sino mang gwardiya na mahuhuling hindi nakasuot ng tamang uniforme habang naka-duty ay maaaring magmulta ng 500 hanggang 1,000 piso. At maaari din silang matanggalan ng lisensya maging ang security agency kapag napatunayan na lumabag sa mga panuntunan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.